po siya, mga pare ko. Susubukin po natin. Oh, di po pumuputok, di ba, mga pare ko? Pero kung aalisin po natin yan, ayan. Ayun. Hello sa inyo, mga pare. Nandito naman po kami. Today po yung gagawin natin. Ano, ituturo po namin sa inyo kung paano namin, kung paano po kami maglagay ng safety sa mga hammer type na airgun. Ba, kailangan gawin natin yun. Sabi po nila, delikado eh. Totoo naman po yung sinasabi nila. Kasi, tama nga naman, kahit pukpukin mo lang yung hammer, yan, puputok po mga pare ko eh. Yun oh. Oh, yun oh. Oh, ano? So, yung naisip po namin dito mga pare ko eh, lalagyan po natin siya ng safety tool. Okay. Di po kagaya ng mga bolt type mga pare ko, kagaya nito, yan, arms core yan. May safety to, mga pare. Ito, ito po yung safety niya, palapit ko sa inyo. Ito po, yan, ito po yung safety ng mga bolt type. Pag po, inano yan, yan, di mo basta-basta makakalabit. Pag kalabitin mo man, hindi po siya puputok. Pero po yung mga ano, yung po mga hammer type, hindi po mga pare ko. Ituturo po namin sa inyo, lalagyan po natin ng safety tool, yung hammer type na airgun. Bali, ito po yung gagamitin natin. Ano, zinc yata ito o aluminum. Clutch lever po ito mga pare ko, pinaggamitan na clutch lever. O kung meron kayong mga iba pang aluminum na ganito kataba, o kaya yung square bar, pwede po yun. So, umpisa na po tayo. Bali po yung una natin gagawin mga pare ko. Puputulin natin to, lalagariin natin. Ito na po mga pare, naputol na po natin. Ang susunod po natin gagawin yan, isusukat muna natin doon sa airgun natin kung paano yung paglagay ng gatla. Bali po ganito siya mga pare ko. Ito, lalagyan po natin, bibiyagan po natin sa gitna. Tapos ito yung sasaksak natin dito sa mismong firing pin. Yan, dito po. So, lagyan na po natin muna ng gatla. Gagamitin po natin pag-gatla nito, ano, grinder po mga pare ko. Ito po yung gagamitin natin paglagay ng gatla dito, ipambiyak natin mga pare ko. Alisin po natin itong flat disc, papalitan natin ng cutting disc number 4. So ito na po mga pare ko. Lagyan na po natin ng gatla. Kailangan magsupo tayo ng salamin.
So yan, pwede na yan. Ito siya mga pare koy. Meron na siyang gatla. Depende po sa inyo mga pare koy kung gaano po kataba yung ano. Depende po sa inyo mga pare koy kung gaano po kataba yung firing pin ninyo. Yung baril ko po, maliit lang po yung, mapayat lang po yung firing pin niya, kaya ganyan lang po kataba yung gatla. Isasaksak po natin ito dito sa mismong firing pin. Sa pagitan po ng hammer at saka ano, firing pin. Kulang nga pa. Pagkatapos po na gatlaan mga pare ko, putulin na po natin hanggang dito. Yan, hanggang dito po mga pare ko. Mga ano lang po, mga medya half inch. May pagkatanga ito. Ang hirap, napaso ako. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. So eto na po mga pare ko. Papasok na po natin dito. Dito sa mismong hammer, sa mismong ano. Papasok po natin dito sa mismong firing pin. Ganito po yan. Ayan. Papasok po natin dyan. Ayan. O, kung titingnan nyo po mga pare ko, pag binalik ko no yung hammer, ayan siya. Kahit gano'n nyo pupukpukin yan mga pare ko. Ito po. Hindi po puputok yan. Yan po yung pinaka safety niyang naisip ko sa mga hammer type na air gun. Yan. Maganda po ito mga pare ko kung nakatricycle kayo. Nagta-travel kayo kahit po mapukpuk ito, hindi po delikado kahit po naka-stack sa bahay nyo yan, mahawakan man ng mga bata, o sakali man, kahit po ikasahin nila, ayan, tapos po iputok, wala pong ano, hindi po lalabas yung hangin. May safety po mga pare ko eh. Galing ya. Diba? Oo. Tama. Para po mas maganda, pipinuhin po natin. Ayan. Detachable siya mga pare ko. Ayan. Pipinuhin lang po natin. Gamitin natin yung ano. Pipinuhin lang po natin ng konti mga pare ko. Para maganda naman tingnan. Ito na mga pare. Ano, liyahin muna natin mga pare ko para kahit ano, kumintab siya, malinis siyang tingnan. May dalawang buwis. Ano mga pare ko, lalarga na naman kami, mga mark kami niyan.
Alin yan, pare? Safety, pare, sa ano? Ah? Sa hammer type. Para kahit mapukpok hindi, ano? Oo. Puputok. Kasi karamihan sa mga hammer type, eh, walang safety. Walang safety lock. Eh. Kaya ito yung naisip ko, pare. So, ayan na siya, mga pare. Lagayin natin ulit. Gasa muna bago ilagay. O yan. Tapos lagay po natin yung tool. Ayan na siya, mga pare. Yan. Parang ganyan lang po. Tingnan nyo po, mga pare ko, ino. Ide-demo ko sa inyo. Kasa. Putok. Wala. Kasa. Kalabit. Wala. O, kung tatanggalin ko po, tanggalin ko po yung ano, yung tool. Ito siya. Uy, galing. Ayan, mga pare ko. Ito lang po siya, mga pare. Mahina na po yung oxygen namin, kaya ano na eh. Pero kargahin po natin ulit. Mahina na po yung CO2. Lagay natin ulit. Ito, mga pare. Ito. Lagay natin dito. Ayan siya, mga pare ko. Ito yan. Ayan po siya, mga pare ko. Susubukin po natin. Oh, hindi po pumuputok, di ba, mga pare ko? Oh. Pero kung aalisin po natin yan, ayan. Ayun. Mahina na yung oxygen, mga pare ko. Kaya naubos agad, isang putok pa lang. Yan siya na, mga pare ko. Pero ang concern natin dito, ito. Itong tool na to, yung safety na to. Yun, mga pare. Okay na po. Shoutout kay Meds Joe TV. Shoutout din kay Ian Santos. Shoutout kay Joms Peace Hunter. Shoutout kay Ariel Sumampong ng Bansalan, Davao del Sur. Shoutout din kay Ilocano Hunter. Shoutout kay Bon Garcia ng San Antonio, Nueva Ecija. Ipakita na po namin sa inyo kung paano kami maglagay ng safety lock sa mga hammer type na ergan. Malikhain talaga yung mga Pilipino, mga pare ko. Tama kayo. Gaya po ng mga score, mga pare ko. Ayan, pinakita po namin kanina sa inyo. Ayun, meron po sila safety. Yung mga bolt type po, mga pare ko. Ayan, bolt type po yung tawag dyan. Ito naman po, mga hammer type. Wala po talagang karamihan po sa mga hammer type, wala po silang safety lock. Kaya ito po yung naisip namin paraan. So kung napadaan na naman po kayo, mga pare ko, sa ating channel, makipindot lang po yung like, subscribe, at yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos natin. I-comment nyo lang po, mga pare ko, yung reaction nyo sa segment na ito. Muli, marami po salamat sa inyo at mabuhay po kayo lahat, mga pare ko. God bless you all.